hindi kasi natin masisisi na may mga magulang na had to give up their son or their child just so the child could have a better life. Pero ang tingin sa'yo, parang iba, yung parang kaya ka nilang bayaran for a night. Pangarap ko since bata ako mag-international singer. Ito ay hindi... Hi, I'm Leo and I'm the host of Ordinary People Channel, ang channel ng mga ordinary people na nagbabahagi ng kanilang kwento, aral, payo at words of wisdom. Kung bago ka sa channel na ito at trip mo ang mga palabas o vlogs na kapupulutan ng aral, please don't forget to like, share and subscribe. At kung luma ka naman, thank you for staying connected with me at tuwing Wednesday, may bago tayong upload, may bago tayong video at ang ating guest for today ay dating overseas Filipino worker. Siya po ay dating lounge singer sa China at Malaysia. Ano nga ba ang pangarap na sinukuan niya na at ano-ano ang mga ugali ng tao na ayaw niya? Yan at marami pang tanong sa ating random Q&A. Sa episode na ito, enjoy the interview. Kapit po kayo hanggang sa dulo ng video. I'd like to welcome you first to Ordinary People Channel, ang channel ng mga ordinary people na nagbabahagi ng kanilang kwento, aral, payo, at words of wisdom. So, Tet, i-introduce mo muna yung iyong sarili sa mga viewers natin. Ako si Tet, isa akong first-time mom. Isa rin akong work-from-home professional, pero very recently lang yan. BPO and corporate employee ako for the last 14 years and a forever racketera. Actually, hindi ako nakagraduate agad ng college. So, nag-venture ako into, sabihin na natin, band life, performing arts. Yung dad ko na stroke na siya, so we had to find another way to support the family. Eh, yung mga panahon na yun, friend, yan yung uso yung mga Japan-Japan, yung mga banda-banda. Nakisakay ako sa bandwagon na yan kasi medyo hilig ko naman talaga yung pagkanta. So, over 2 years, nasa abroad ang lola mo, nag-OFW. So, naging lounge singer ako for... yun nga, 2 years, different hotels, 5-star hotels sa China tsaka sa Malaysia. And then, nung natapos yung contract ko, bumalik ako ng Philippines para tapusin yung college degree ko. Kahit na kumikita tayo ng malaki doon, iba pa rin yung meron kang college degree na pwedeng ilaban talaga sa mundo kasi hindi pang matagalan yung career na pinasukan ko. So, right after noon, pagka-graduate ko, tsaka ako napasok sa BPO. Nasa BPO na ako for the longest time. Isa ka pala dun sa masaswerte na nagbanda, na kumita naman ng malaki. Kasi remember, in-interview ko si Eric, ang sabi niya, wala daw talagang pera sa pagbabanda sa panahon na yon. Ikaw, napakaswerte mo dahil nagbanda ka, tapos nakapag-OFW ka pa, tapos medyo malaki yung kita. Sa Philippines, sobrang dami ng talent dito. Hindi ganun kalaki yung kinikita. So, isipin mo sa isang gabi, kikita ka lang ng mga 300, 400. Pero babiyahi ka pa papunta dun sa venue. Kaya siguro nasabi ni Eric na walang ganong pera. Kasi ganun lang, so parang ang maiuwi mo lang, 200, 300 pesos. Nung nag-abroad ako, friend, imaginein mo, nakatira ka na sa hotel, kumikita ka pa ng 25,000 a month. Tapos bukod pa yung mga tip. Kumikita ka na ng malaki na sa ibang bansa ka na. Bakit umuwi ka ng Pinas? Tapos bakit prioritize mo pa yung education? Yung mga tao kong na-meet na ang baba ng tingin sa mga katulad na yung performers. Yung para bang, like ako lang singer ako, sa hotel to friend, imagine naka-gown ka and everything, kumakanta ka lang. Pero ang tingin sa'yo parang iba, yung parang kaya ka nilang bayaran for a night. Hindi sa akin pabor yung gano'n, na gano'n yung tingin. Samantalang talent naman yung ginagamit ko. Naisip ko rin pagdating ng panahon, what if hindi na ako gano'n kaganda or hindi na ako gano'n ka-sexy. Tatangkilikin pa rin kaya ako as a performer. Dapat maganda ka, dapat bata ka. Naisip ko hindi siya pang matagalan. Hindi siya pwedeng kapag siguro 50 ka na. Although mayroon pa rin ako makakilala na gano'n, pero konti na lang talaga yung mga hotels na kukuha ng mga medyo nasa over 40 so over 50. So sabi ko noon, kahit na malaki yung kita dito, pwede ko naman kasi yung balikan. Nung time na yun, inisip ko rin siyang balikan right after I get my college degree. Kaya lang sabi ko, kung hindi ko babalikan yung studies ko, baka mawala na yung interest. Uuwi muna ako. Pag-iisipan ko, babalikan ko muna yung studies ko, tapos after noon, isipin ko kung babalikan. Kasi open pa rin ako noon eh. Nung time na yun, kinukontak pa rin naman kami ng boss namin kung gusto namin buuin ulit yung band. Kasi yung mga kasama ko sa band, diretso naman sila. Hindi ka na kumikita sa pagkanta ngayon, di ba? Wala nang income sa singing. Wala na talaga. Hindi ko na siya priority. Merong, pag may mga kukuha, let's say, for weddings, sumatanggap ako from time to time, pero hindi ko na siya in-advertise na part ng portfolio ko na kumakanta pa ako sa mga events. Would you consider na isa yan sa mga pangarap mo na sinukuan mo? I think oo. Ano siya eh, kumbaga kailangan mo kasing mamili whether gusto mong
kumita or gusto mong i-achieve yung isa pang goal ko, which is to get my degree. Pangarap ko since bata ako maging international singer. In a way, na-achieve ko siya kasi umabot ako sa ibang bansa, di ba? Kailangan ko kasing piliin kung ano yung mas importante. Mas importante ba sa akin kumita ng pera? Or mas importante sa akin na makasama ko yung family ko? Sinukuan ko siya in a way kasi hindi ko na talaga binalikan yung pagbabanda in itself. Pero yung pagkanta, I don't think I'll ever na makakalimutan ko siya. Nasa puso ko na kasi yun eh, yung pagkanta tsaka yung music. Currently, what do you do now? Freelancer na ako, work from home professional na ako. So, eto ay hindi ko pinlano. So, dahil sa pandemic, kailangan natin maghanap ng pagkakakitaan. So, na-introduce ako sa freelancing. Pero eto ha, i-shoutout ko muna si Jovi May, si JM. Kasi siya yung nag-introduce sa akin sa mundo ng freelancing. Pero hindi ko kasi siya sineryoso. Hindi ko na-imagine na darating yung panahon na magagamit ko pala yung pag-join ko ng group na yun. Kasi bago mag-pandemic, nag-resign ako. Kasi yung mom ko noon nasa hospital, na ICU siya and all. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami sa hospital. So sabi ko sa boss ko, boss, hindi ko pwedeng ibitin yung team. So kung pwede magre-resign na lang ako. Kasi hindi ko talaga alam kung gaano katagal to. So right now, since June, engagement specialist ako. So nag-manage ako ng mga Instagram accounts ng clients. So yan yung ginagawa ko for the last 3 months. Pupunta na tayo ngayon sa ating random Q&A. Pero, kagaya ng kay Eric, ay magpapasample ka rin muna. Parang naramdaman ko na nga nang mangyayari itong part. Oo, yun nga. And now we'll stand for my dream if I can. Symbol of my faith in who I am. But you are my only. And I must follow over all that lies ahead. Hand over my heart, I find my way. And I will make them give to me immortality. I make a vision and a fire in me. I keep the memory of you and me inside. Nagtatanim ka ba ng sama ng loob? Wow. Ngayon, hindi na. Pero I think nung bata ako, sobrang mapagtanim ako ng sama ng loob. Pag immature ka pa ganun din, yung parang hindi mo naiisip kung bakit ginawa sa'yo yun, kung bakit may mga nagawang hindi maganda sa'yo yung ibang tao. Pero I think nung, lalo na nung naging mommy na ako, hindi na. Hindi na worth it na nag-aksayahan mo pa ng energy yung isang tao na may nagawa sa'yo. And at the same time, baka hindi na nga niya naalala kung anong ginawa niya sa akin. Tapos diba dadalin ko pa sa sarili ko yun. So, naisip ko, halimbawa may nangyari na hindi maganda. Nagpipray ko yung taong yun. Maaring hindi na kami agad maging close. Halimbawa nakita ko siya. Kunwari tayong dalawa, nagkasamaan tayo ng loob. Nakita tayo. Maaring hindi agad tayo maging ganun ka-close. After a while, nagpipray ako eh na sana mapatawad ko, makalimutan ko yung nangyari. And then after a while, pag nakita ulit kita, parang walang nangyari. Parang ayoko na. Hindi na siya healthy sa akin. Si Dana in-interview ko eh, di ba? Ang sabi niya mukhang hindi na babalik eh, di ba? Pag nagkasama ng loob, parang hindi niya alam kung babalik pa. Pero sa case mo, meron na bang experience na nakasamaan mo ng loob tapos bumalik? Oo, friend. At ito'y nakakagulat ha. Hindi kami nag-usap for 5 to 8 years. Hindi namin sinadya, pero hindi rin siguro kami nag-exert ng effort. In-invite niya ako sa birthday ng baby niya. Nung tinatadya ko, kaya ko muna ba siyang makita? Friend, alam mo, nung nakita ko siya, hinag ko siya na para bang na-miss ko siya at kahapon lang kami huling nagkita na parang wala na. So, kaya ko na pala na hindi ko na maramdaman yung pain. Pala na yung sama ng loob. At ngayon, mas close pa kami kaysa nung dati. So, sa akin, pwede. Parang mas maganda pa nga yung relationship right after na napatawad na namin yung isa't isa or napatawad ko na siya, nakalimutan ko na yung nangyari. Mas maganda pa yung relationship namin ngayon. Dapat ba magtrabaho din ang mga nanay o mag-focus na lang sila sa pagiging homemaker?
yung pagiging working mom, hindi lang siya matter of financials. Hindi lang dahil gusto nila may pera sila. It's also a matter of self-worth. Yun yung reason bakit kahit na mahirap, challenging maging working mom. Kasi alam mo yung papasok ka sa office kung 9 to 5 job. Pag uwi mo, magluluto ka pa at maglalaba ka pa. Di ba mahirap yun? Importante ba sa'yo yung magkaroon ng sariling pera? Ang mga babae? Oo. Sa akin, importante na may sarili kang pera. May mga expenses sa household na hindi mo expected. Yung asawa mo lang ay nagtatrabaho. Pagbigay sa iyo ng sweldo niyan, ibabudget mo na yan eh. O ito, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambili ng pagkain, what not. Maraming mga extra expenses. Like, for example, may anak ka, biglang may project, biglang may nagkasakit, tapos wala kayong emergency fund. So, at the same time, syempre, meron ka rin mga sarili mong pangangailangan. So, minsan gusto mo magpa-parlor, gusto mo magpa-pedicure, ganyan, or gusto mo siguro mag-dine-in with friends. Minsan nakakahiya din kapag hihingin mo pa yun sa asawa mo, diba? Kasi parang, hala, ang dami na nga nating gastos sa family and sa house. Tapos meron pang mga ganitong expenses. So, mas maganda talaga na may hawak ng sariling pera ang babae. What if kung kayang i-provide lahat ni Daddy Edward? Magtatrabaho ka pa ba? As in 100%, bibigyan lahat, ipoprovide ka, magtatrabaho ka pa ba? Nakakatuwa yung tanong mo, Leo. Merong parte ng buhay ko na pinangarap ko talaga. Ano yung situation namin? Late na ako nag-asawa, diba? Tapos late na ako nagkaanak. So, gusto ko talagang na-enjoy ko yung time with my kid. Kung kayang i-provide ng husband ko, yes. Siguro, until elementary yung anak ko, gusto ko maging full-time homemaker. Go na go tayo dyan. Kasi syempre, nakaka-enjoy yung time na to. Nakikita mo, nasusubaybayan mo yung bawat milestone ng anak mo. Ano-ano ang mga bagay na na-realize mo ngayong pandemic? Pwede pala tayong mabuhay na basic lang ang meron tayo. Pagkain, bahay, kuryente. Basta meron ka lang ng pinakakailangan mo na makakain ka ng 3 times a day. Ang isa pa, hindi ko pala kaya ng walang human touch. Ang hirap pala yung parang sobrang nare-repress na ako. Gusto ko na silang hawakan. Gusto mo na magbeso-beso. Importante pala siya. Parang dapat pala na i-enjoy natin yung moment na yun na nahahawakan natin sila. I've lost a few friends. As in, hindi lang si Ninya na kaibigan natin. Meron pa akong 2 other teammates close din sa akin na hindi ko man lang nadalaw friend. I wish I could have given them more hugs and I could have given them more beso, yung ganyan. Sa ganitong kahirap na sitwasyon, we really have to help each other. We really have to support each other. Hindi nakakatulong ngayon yung maraming koda, maraming complaints sa mundo kasi hindi siya nakakatulong. Diba so, lately nauso yung pwede ka mag-donate through GCash, yung ganyan, na pera mo na 500 or whatever na na-donate mo, sobrang laking bagay na pala, nakakatawid ng buhay. Literal buhay, friend. Kailangan talaga maging supportive lang tayo. Hindi natin kailangan ng mega ngayon. Lahat kung ano yung kailangan natin gawin individually para mag-survive, we have to do it kasi otherwise wala. Magbe-break na tayong lahat. Baka hindi natin ma-survive tong COVID na to. Ano ang isang ugali ng tao na ayaw mo? Pwede bang dalawa? Dalawa? Okay, yung unang-una, plastic. Pagkaharap mo, parang, ay, hi, gato, ganyan, ganyan, ha? Basta ayoko lang talaga yung parang pagharap tayo, parang close na close. Pagtalikod mo, sinaksa ka na ng, ano, diba, paulit-ulit. So, pangalawa, yung taong nalalaglag. We have been in the corporate industry for so long na nakita na natin ito nangyari a lot of times. May mga tao, just so they could get promoted or that they could get what they want, kaya nilang malaglag ng ibang tao na kapag may nangyari, oh hindi, kasalanan ni ganyan yan. Siguro, mawawarla talaga ka ta ng bonggang-bongga kung ganong klaseng tao ka. Hindi na makatawawarlahin sa harap ng ibang tao, pero may message talaga, para I'll let you know na what you're doing is very, very wrong. Kasi 14, 15 years na nagtrabaho, I try to work fairly na wala akong aapakan tao at hindi ako sisip-sip just so I could get promoted. Ano ang definition mo ng isang mabuting ina? At mabuti ka bang ina? Siguro yung isang ina na mamahalin yung anak nila. Lahat, pati lahat. Lahat-lahat. Pati imperfections ng bata. You will never have a perfect child. Hindi ka nga rin perfect, eh, diba? So, secondly, gagawin niya yung lahat ng makabubuti para sa bata. I would like to believe na mabuti akong ina. Pero I think learning sa akin yung phase na to. Kasi walang book na pwede magsabi sa'yo kung paano mo i-handle yung anak mo. Hindi natin masisisi nung sinabi ko kanina na gagawin yung lahat para sa kabubuti ng anak.
hindi kasi natin masisisi na may mga magulang na had to give up their son or their child just so the child could have a better life. Siguro mas inisip nila na mas mapapabuti yung bata if they're with other parents. Ano ang isang pinakamahirap o mabigat na problema sa buhay mo at paano mo ito na-resolve? Noong 2019, so last year lang to, friend, we almost lost my mom. She was in the ICU for 10 days. Wala pala talagang pain that could ever, or walang word, could ever describe the pain of losing someone. So hindi, we didn't lose my mom, pero yung pinagdaanan namin, yung everyday mo siya nakikita na naghihirap. And at the same time, apart from seeing her suffer, nag-suffer din yung finances namin. I was literally begging for financial support. Umabot na sa close to a million yung bill namin. Umabot siya ng 15 days sa hospital. So ilang araw pa lang wala na kaming pera. Ang dami-dami ko talagang nilapitan. Talagang kinapalang ko na yung mukha ko. Sobra talaga, traumatic talaga yung experience na yun. Ang sakit. And ito pa, friend. Nangyari yun ng June. Naulit-ulit yan ng March bago nag-pandemic. ICU ulit siya. Ang traumatic magstay sa ICU, friend. Ang hirap magbantay doon. Kasi lahat ng tunog na naririnig mo, feeling mo yung next na tunog would be death. Parang pag merong hindi tumunog doon, matatakot ka na baka mamaya kaya hindi na siya tumutunog. Wala na. Nakasurvive si mama. Yun lang, until now we're still paying din yung mga taong nahiraman namin. May mga taong tumulong. Sobrang thankful ako. Alam mo, hindi ko na imagine. Ang dami ko palang friends. Ang daming tumulong sa amin kasi ang bill pa lang alone nasa 500, 600. Pero everyday, gumagastos kami mga 30,000. Medyo na-depress ako right after pero nag-survive din ako. Sa tulong din ng maraming tao. Sa tulong din ng mga friends. Ano ang pinakamagandang advice na natanggap mo sa buhay mo? Yung isang manager na nakatrabaho ko na ang sabi niya sa akin, you really have to take care of your team or your people. Kailangan para ituring mo silang parang family mo. Yung pala, ang message niya dun is mag-build ka talaga ng genuine relationships with the people that you work with. You have genuine relationships with them. Kahit ano man yung target na ina-achieve nyo, kaya nyo yan when you work together. Naging family. Yung pagpasok mo araw-araw, when you have a family, hindi yan dragging. Siguro yun din yung isa sa message na dinadrive ng manager ko. Ano ang masasabi mong pinaka-lowest point in your life na nagturo sa iyo ng isang matinding lesson? Huwag nating i-underestimate yung relationships natin with our parents. Kumbaga, we really have to work hard and make an effort to be with them. Kasi kagaya nito, biglaan yung nangyari sa amin. If we had lost her at that time, friend, baka hindi ko mapatawad yung sarili ko. Kasi ang daming panahon na, saan magyaya siya, magsini naman tayo, labas mo naman kami. Tapos sabihin ko, siya ako, pagod ako. Ang daming mong excuse. Take advantage of the time that you have to spend time with them. Tapos kagaya ngayong pandemic, di ba, hindi nga natin sila nakakasama. So, spend as much time as you can with them. Magkaroon ng emergency fund. Emergency fund not only for yung ganitong mga situation but for anything na biglaan na hindi mo ini-expect. Meron kaming konting savings pero nang down ko lang sa ano, pero ang deposit ko lang sa hospital, naubos na. Kasi nagtatrabaho tayo, di ba? Important na meron tayong emergency fund. Kailangan talaga committed tayo na meron tayong tinatabi kasi we'll never know when we're gonna need it. Meron ka na bang bad decision? Ano ito? Pinagsisihan mo ba ito o pinanindigan mo na lang itong bad decision na ito? Ang hirap. Ang hirap ng question. Ayan. Diba, nung pag-usapan natin kanina that I was working abroad. Ang totoo niyan, friend, malaki talaga yung kitaan dun. Siguro ang naging bad decision ko was hindi ako naging wise pera. Hindi ko tinake advantage ng time niya para mag-save. Yung sweldo ko, kaya ko ipadala sa family ko. Kung kumikita ako ng 20, 30,000, even 40,000, kaya ko ipadala yan sa family ko. Yung tip na re-receive namin on a monthly basis would be half of that. Or even more kapag Christmas season. Hindi ko naisip na, shock, sana pala nag-invest ako. Sana pala bumili na ako ng bahay. Yung ganon. Nung time na ang lakas lakas ko pang kumita. Tapos, syempre nung nag-call center na tayo, lakas din ang kitaan dyan. Hindi ko rin naisip na sana yung mga na-earn ko dito, na-invest ko din siya o naitatabi ko. Kasi kamali na ako doon, nung part na yun. Ano. So, mga bandang, I think mga late 32, 33, I bought my own house. Kahit na natuto ako doon sa sitwasyon na yun, yeah, nakapag-invest naman ako. Ito pa lang naman siya, but I'm planning to invest more. Nagsisi, pero natuto, tsaka may ginagawa. Ano sa iyo ang definition ng isang mabuting tao? At mabuting tao ka ba? Chooses to do the right thing every day. So, kung halimbawa ngayon, you made a bad decision, you made a bad, nagkamali ka. Tomorrow, do the right thing. Gawin mo na yung mas tama. I like to believe na I've been a better person than I was in the last how many years. If I could share as well, nung na-meet yung husband ko, ang pinray ko kasi, sabi ko, sana I'll find a partner who'll help me be a better person.
what did I do to deserve such a guy? Kasi sobrang bait ni Kuya. And I would like to live my life like this until the end, na doing the right thing, yung within sa capacity mo, praying na magpray lagi kay God na i-guide ka din to make the right decision every time, to make the right, do the right thing every time. Ano ang isang bagay na gusto mong matutunan ng iyong anak sa iyo? Yung value ng pera. For one thing, ang pera hindi pinupulot. Yung pera, pinaghihirapan, pinagtatrabahuan. So, kailangan i-value mo rin siya ng tama. Gusto ko pagdating ng panahon na kaya niya na talaga, she could save on her own. Pagdating ng panahon, siguro pag mga 20-something na siya, she could be financially independent. Matuto siyang ituring ang bawat tao ng equal. Lahat ng tao pantay-pantay, wala sa ranggo. So, kung paano ka makitungo sa manong driver, ganun ka din makikitungo sa CEO ng isang company. Wala kang titignan na itsura, wala kang titignan na estado when you deal with people. Kasi ano man yung na-achieve nyo, hindi yan magmamatter pagdating sa dulo. Pag namatay ka, magmamatter ba na CEO ka? Pagdating ba ng panahon na namatay ka, magmamatter ba na janitor ka lang? Hindi. Nandito na tayo sa last portion. So mag-share ka naman ng iyong advice, words of wisdom, aral, payo sa ating mga nanonood today. You have to treat your people like your family. Your numbers will change your business. Hindi yan magsusurvive kung hindi dahil sa tao mo. So you have to really, really treat them well. Treat them like family. And magugulat ka kung gaano ka-successful business mo if you have this kind of people. Siguro lagi ko rin ito nire-remind sa sarili ko na try not to create your mini-me. Mong gawing mini-me mo yung anak mo kasi he's a very unique person. Yung parang mga pangarap mo na, ay, hindi ako naging lawyer, magiging lawyer. Kailangan maging lawyer siya. O hindi ako naging doctor, kailangan maging doctor siya. She is a very unique person. So, kung ano man yung strengths niya, yung skills niya, yun ang kailangan supportahan ko. Hindi yung mga frustrations ko at yung mga failed dreams ko sa sarili ko. Kapag nagmahal ka, huwag kang magmahal ng may maraming reservation. Nagmahal ka, buo. 100%. Walang ifs, walang buts. Pag nasaktan ka, yun talaga, part ng pagmamahal yon. So you will just have to move on. If kaya mo, if kaya ng personality mo, at kaya mong gawin sa buhay mo, huwag kang magtanim ng sama ng loob sa iba. It invites negativity. Kung nega ka, marami kang hang up sa buhay, marami kang complaint, pansinin mo marami ng negative ang mangyayari sa'yo, lalo ka tuloy magiging ganyan. So, well, thank you very much. At para doon sa ating mga viewers, kung nagustuhan ninyo ang words of wisdom ni Tet, please do not forget to like, share, and subscribe. At kung meron din kayong ibang pananaw sa mga tinanong ko today kay Tet, please do not forget to comment down below. At makipag-interact tayo kahit na si Tet, sasagot yan. Yes. Forward ko kay Tet. Alam mo yan, subscriber mo ako. Thank you very much for supporting me. Thank you very much for sharing your heart. Thank you, Leo. Thank you so much na nagkaroon tayo ng ganitong opportunity. Parang regular catch-up pero we're sharing it to a larger group. Ted, thank you very much and I hope to see you soon. Thank you. Bye-bye. Bye! Bye-bye. Nasasaktan po ba kayo bilang isang babae kapag tinatawag kayong kabit? Oo, masakit kasi... Siyempre, masakit dahil ano, tingin nila sa mga katulad namin ay isang masamang babae. Kasi minsan, lagi siyang wala sa akin.